lampa, ver. Meron po tayong gagawin ngayon. Ito si RTTV. Astro nito, China. Ito, medyo nabuksan na. Binuksan ko na. Titingnan natin kung kakayanin pa. Matagal na raw po itong naka-stack. So, try natin kung kaya pa ng ating mga nandyan na parts. Papakita ko mamaya kapag ano kasi wala akong taga kuha. Kung ano man ang naging result. At makita nating sira. May damage yung flyback, hindi makapag-produce ng high voltage. May damage to. Ito yung walang power. So, pag ganyan, pwede mo namang board lang chichikin mo. I-ground mo na lang dito sa heatsink. Ingat lang kung hindi mo maihihinang. Tama mo ito yung power ko, nahinang ko na. Oh. So, confirm. Ganyan po mag-confirm. Nasira yung flyback mo. Ito, kahit napapansin nyo ito, tinanggal ko yung flyback. Nagkaroon ng mga boltahe. Nagkaroon ako ng B+, 28 volts, 12 volts, 10 volts. So meaning, pag nakasalpak yung flyback, sinushort na yung circuit. Kaya, nasusuppress yung voltahe. So, ito. Paano mo makonfirm yan? I-disconnect mo muna yung B+. Then, magsukat ka ng voltahe. At saka yung supply pumunta ng flyback, disconnect mo. At saka yung horizontal output mo, yung collector. B plus ang chine-check natin. So ito, 114 volt. Naka-DC tayo. Naka-DC tayo, naka-settings nito, 1000 or 200. Digital naman, automatic yan. Tapos ano tong negative prod dito sa heatsink ng secondary. So hinang ko tong bypass ko capacitor. Meron na akong 114 volts. Tapos going to fly back supply, meron pa rin. So walang sira. Ayan. Meron na tayong 27 volt. Tingnan yan. Tapos ito pang susunod. Laging dito sa labas ng diode ang pag-check. Mayroon tayong 10 volts. Kasi wala tong power dati. So, naubusan na ako ng time. Kaya binitbit ko na lang yung board. Pwede na ganito. Simplification nito. Hindi kailangan bitbit mo pa para kasama yung mga ibang accessories. Kung i-confirm mo lang naman ang yung board. So, meron na tayong 15 volts. Meron tayong 10 volts. Meron tayong 27 volt. Tsaka meron tayong 110 volt. So far, meron ka ng mga supply papunta sa mga designated circuit. Okay na ang B plus mo. Ganyan lang ha. Tingnan nyo. Itong test prod ko,
Pag dito ko na sa auto mag-check secondary, ito i-ground mo na lang sa heat check ng pangalawang ano sa cold side. So ulit dito naghang ako ng capacitor kahit na hindi pwede ka nang hindi maghang kasi natanggal mo na rin naman ng flyback. So para for safety purposes, para kung meron pa namang nasira pupunta rito sa mga system mo, wala kang masisira kung hinang mo yan. So itong kinakot term natin yung mga input voltages papunta ng playback, vertical, sounds, and system. So sa kasong ito, ibig sabihin napagod na natin yung primary to secondary. Ngayon punta na tayo ng vertical. May input ka na, may input na hanggang vertical mayroon dito. So meron kang 27 volts. Ibig sabihin kung hindi sira yung IC na yan, naka unsoldered pa yan, hindi solder, para pag nag-check ka, mas maganda yung i-unsolder mo yung mga mamahaling parts para hindi ka masunugan mag-short. So huwag matakot, ganyan lang oh, board lang, na-check ko siya. Ito mga ganitong board, kahit walang mga description yan, kasi China board, madali na itong gawin kaysa sa mga sinauna kong nire-refer. Talagang napakalalaking board, ang daming boards, maraming mga naka system pa. So mga ganitong board, napakadali, huwag matakot. Basta huwag mo lang idikit ang iyong kamay. Tulad nito, pag nag-ground ka, mas maganda ihinang mo yan. Kung ano, ground, gumamit ka ng alligator clip, ihinang mo para hindi ka mag-spark. Ito, ganito. Igaganyan mo, tapos ihinang mo doon sa ground, mas maganda yon. Pag isang kamay lang kailangan mong gamitin. So, tingnan natin yung mga papuntang mga supply dun sa mga iba pang area. So, meron na akong sa may IC na memory IC, meron akong 4.9, so 5 volts. Yan, meron din dito sa 5 volt. Uh, 7805 means yun yung regulator ng 5 volt para hindi ka maligaw, madali mong ma-distinguish kung resistor ang sinusukat mo. Dapat pag hindi naka-grounding isang paa, meron ding boltahe. Kunyari, line siya. Kunyari, dito. 110 dito sa kabila. Doon sa kabila, 110 din dapat kung hindi siya dumaan ng ground. Meaning, pag dumaan sa kabilang side ng ground, ite-drop niya yung voltahe. Kung bakit magtataka, minsan yung mga ibang component pag kabila ang may reading. Kung inductor coil, magkabila reading yan. Sinira ang iyong dapat mong ihang itong B plus mo bago ka mag sukat. Tapos pang sukat ka naman ng pinakamalaking voltahe, itong kapasitor ng pinakamalaki may yan, dalawang paa yan, 147 volts siya kasi ginamit ako siya ng transformer.
Pag nanira kasi ng parts, maiging magamit ka ng transformer sa input. Kasi 220 to 240 direct ay delikado kapag ka nag-check ka pa lang. Para ma-confirm mo yung mga supply dun dito sa ano tuner, dapat may mga voltahe ka rin dyan sa paa. Katulad nito, mayroon pang 32.5 volts. Mayroon kang 5 volts. Kailangan may papasok dyan voltahe para magkaroon ng input voltage yung iyong tuner. Kung wala, walang nakarating dyan voltahe, ay wala kang magiging station. Walang reception ng iyong iba-iba ang ano nito, yung iba may nakasulat 5 volts. Iba-ibang mga nakasulat dyan. Itong China, usually walang mga kasulat dyan. So, sinusulat mo na dapat yung mga makukuha mo para sa sunod na mga trouble, similar trouble, meron ka na ang idea. Iba kasing board, pares, halos parehas lang. Nagkakaiba lang yan sa mga pyesa. Isa ang ano fundamentals niyan. Ito ang ating salarin. Kalamitang sakit ng China TV. Madaling masira ang mga flyback niya. Madaling masira. Siguro yung loob nito. Ang loob nito hindi masyadong magandang isolation ng bawat winding tsaka yung insulation ng winding. Yung mga experience ko, yung ibang mga sirang ano, sirang mga flyback, binasag ko yung iba. Yung ibang winding, marami, doble-doble yung kanyang insulation. So kaya yun yung mga flyback na matitibay, katulad ng Panasonic flyback, Sharp flyback, napakatibay nun. Itong mga China, naku po, swerte muna akong inabot ng 2 taon. Ang loob niyan ng insulator niyan, napaka ninipis, tsaka mahinang klase. Kaya, yun ang dahilan bakit nagsushort madalas yung flyback ng China. Yan ay madaling mag-overheat. Nag-melt yung insulation yan. Short na yan. Hindi siya open winding. Open insulation siya kaya nagsushort. Ayun, okay na. Yan ang nasira natin. Ayan o, flyback. Ito, bago na. Yan, bago na. Tsaka itong horizontal, yan, walang power. Itong capacitor na to. Vertical. Astron. Yan, okay na yung ating ginagawa. Yan, Astron. Astron.